Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Ito na naman ang inyong lingkod, Larry Palomares. Magbabahagi po ako ngayon ng aking trabaho. Kung paano po ang tamang pagtrabaho kapag ganitong klaseng trabaho na bakal po ang gagawin na kinakalawang po. So mga I-beam po ito mga boss sa isang building na kung saan kinalawang na po ng husto. Ayan po. So kailangan po nating tanggalin o kailangan po nating alisin talaga yung mga kalawang na kung saan matatawag po nating toxic po talaga para po sa ating mga metal. So ang kailangan na po dito, tanggalin po natin yung mga nakaagat na kalawang at applyan po ng rust converter o pangtanggal po ng kalawang. Ang kailangan na po talaga dito mga boss na gamitan po talaga natin ng steel brush o mas maganda po kung meron tayong copper brush na binabala po sa grinder para mas mabilis po siyang tanggalin. At kapag okay na po siya, pwede na po natin i-apply yung ating rust converter kagaya po ng ginagawa po ngayon. So simple lang po ang pag-apply po ng rust converter. Kailangan na po natin ipunas po sa may parting may kalawang tapos saka po natin hugasan. Dahil kapag hindi po natin punasan mga boss, pagkatapos po natin i-apply yung ating rust converter, magkakaroon po tayo ng problema. Dahil kapag pinunas po natin ang ating rust converter, maaari po na mamuti po siya o magkaroon po siya ng mga white crystals dahil nga nalulusaw niya o tinutunaw po niya yung kalawang po ng ating metal. So, magiging alikabok po yan. Iyan po, kung hindi po natin matanggal, eh magkaproblema po talaga tayo dyan. Yung pamumuti na yan. So ngayon po, ang ginagawa na po natin ngayon ay pinupunasan na po natin. Pagkatapos po nito, kapag natuyo na po, pwede na po natin siyang i-apply yung ating primer. At kung metal primer po ang ating pag-usapan, ang gamit ko po ngayon ay Pioneer Epoxy Primer na kulay gray. So ayan po, ang gagawin lang po natin dito, ito po ang catalyst, ay ihalo po natin dito po sa malaking lata nito, itong binubuksan po natin. At siyempre, haluan po natin itong ating catalyst dahil pag hindi po natin nilagyan po ng catalyst, hindi po titigas yung ating trabaho. At mas pinili ko pong butasan na lang po yung gilid para masimot ko po yung laman. Ang Pioneer Epoxy Primer mga boss ay hinahalo po ito ng 3:1 ratio. Ang ibig sabihin po nito, tatlo po yung ating epoxy primer, isa po yung ating catalyst. So, haluin po natin ng husto para po maganda ang resulta ng ating trabaho. Ang Pioneer Epoxy Primer mga boss ay ginagamit po ito hindi lamang para po sa mga bakal o mga metal. Pwede rin po i-apply ito sa mga kahoy o sa mga plywood. Pwede rin po ito sa mga kongkrito at pwede rin po ito sa mga fiberglass. Ito po ay may sukat na 9 square meters bawat litro ang pwede pong i-cover po dito. At siyempre, ito po ay mabili po sa inyong suking hardware po na malapit sa inyo. At kung medyo tinatamad po kayo, pwede po kayong mag-order sa Lazada at Shopee. Mabili rin po ito sa mga malalaking hardware kagaya po ng Wilcon Home Depot. At ngayon mga boss, i-apply na po natin yung ating Pioneer Epoxy Primer na kulay gray. Ayan po. Puti po sana yung aming gustong i-apply po dito dahil kulay puti po yung finish po dito po sa mga I-beam na ito. Yun nga lang mga boss, naghanap po kami sa kasamaang palad po, hindi po kami nakabili ng kulay puti po na epoxy primer. Kaya ito na lang po yung aming binili. At least, alam po namin na sa kalidad po o husay po ng pinturang ito ay talagang maasahan po. Lalong-lalo na itong pininturahan po namin na I-beam na ito mga boss ay siya po yung nagbuhat ng kanopi. Ito pong makikita po ninyo na pininturahan po dito sa baba mga boss. So yung pininturahan natin kanina, yun po yung nag-hold po dito po sa buong kanopi na ito para hindi po bumagsak. So dapat hindi po siya basta-bastang kalawangin. At makakasiguro naman po tayo mga boss, basta po Pioneer Epoxy Primer ang gamitin po natin dito bilang pundasyon para po hindi po basta-bastang makalabas po ang kalawang. So ang gagawin po namin dito mga boss ay patungan po namin ito ng hanggang 2 patong. Pwede rin po 3 patong na sa inyo po yun. Mas maganda po na mas makapal yung ating pundasyon o yung ating metal primer na nasa ilalim po ng ating pintura na top coat para po makakapit ng husto at hindi po basta-bastang makalabas po yung kalawang. At pagkatapos po matuyo yung ating Pioneer Epoxy Primer mga boss, inapplyan na po namin ng pang top coat po dito ang aming kulay na kulay puti po. Ito po ay marine enamel white. Ang aming top coat mga boss ay hindi na po namin hinaluan pa ng thinner para po malapot po siya at mabilis pong kumapal para solid po talaga ang dating. Ganon din po yung aming epoxy primer. So, nasa sa inyo po yan kung lalagyan po ninyo ng epoxy reducer. Dito po dahil roller naman po aming ginamit, hindi na po namin hinaluan pa ng epoxy reducer yung aming epoxy primer at hindi na rin po namin hinaluan pa ng thinner itong aming pang top coat po na kulay puti.
Pero nasa sa inyo po yan kung haluan po ninyo. Wala pong problema, basta huwag po kayong lumagpas. Dahil ang epoxy primer, mga boss, ang ating top coat, ay dapat hanggang 20% lang po na thinner ang ihalo po natin. Dahil kapag malabnaw, mahina naman po ang kapit po ng ating pintura o hindi po maganda. Tandaan po natin, mga boss, na lahat po na sobra ay hindi po maganda. Na may nagustuhan po ninyo ang ating pinakitang video ngayon, mga boss, at sana po may natutunan po kayo. Para po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo, mga boss, at huwag po ninyo kalimutang mag-like, importante po sa atin yan. Kumbaga, magtulungan lang po tayo dito, sagot ko po ang pagtuturo kung paano po magpintura, kayo naman po ang bahala po mag-like kung ano po yung mga ginagawa ko. Maraming salamat po.